pagsasama na di may hambing. Ngayon sa bagong siglo, sabay nating harapin ano man ang pagsubok, sabay nating tuturuin. Lagi makakaya basta ikay kasama sa pagiging barkada. San Miguel, lagi makakaya sa pagiging barkada. San Miguel, ngayon, kahit kailan, wala pa rin sasarap sa ating samahan. The 1999 PBA Commissioner's Cup. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Game 6 of the Commissioner's Cup Finals of the PBA's 25th season. First, let's meet the San Miguel Beermen. One of the few rookie agents who made the big crossover this season. He has played in just 13 games so far this year and is just waiting for his big break. At 6'4 with lots of potential, number 32, Robert Duat. Body's frontliner has continued to keep his spot on the San Miguel roster largely because of his toughness in the shaded lane. At 6'5", number 5, Tony Padilla. Another solid frontliner on the San Miguel Beer roster. He's best remembered for his string of 8 consecutive finals appearances with 3 different teams, starting in 1995. Standing 6'7", number 24, Chris Jumbo Volado. He has been named to the All-Defensive Team 3 times and was the PBA Press Corps Defensive Player of the Year in 1995. The pride of Hagonoy Bulacan, number 18, 6'3", Art De La Cruz. This PBA journeyman continues to be a threat on offense, especially from medium range. Acquired from Pascola recently and stands at 6'3", number 15, Dwight Lago. This newly acquired 6'6" slot man from Pascola is a defense specialist. He fits well as the Beermen's definitive role player. He wears jersey number 3, Nick Velasco. He was a second round and 9th overall pick in 1993, but only got to see action in the PBA after 2 years. He has slowly evolved to be one of the most dependable shooters of the Beermen. Standing 6 feet flat, number 7, Mike Mustre. One of the more reliable court generals in the league and a dead shot from 3-point country, number 1, numero uno, Boyvich Victoria. A 2-time All-Defensive Team member, he's a menace to many opposing teams' top scorers, whether imports or locals. The pride of Lawaan Samar, standing 6'4", Freddy Abuda. Having been named to his first All-Star game last season, the PBA Centennial Team to the Asian Games, and to the PBA Mythical Second Team at year's end, standing 5'11", Olsen Rara-Rasella. Playing in his second year in the PBA and one of the candidates for this conference's best import honors, standing 6'6", number 40,
Turkin Mott. He's an unstoppable force in offense and one who has already shown us plenty of highlight film material. And in 6'7", number 42, Danny Siegel. And last but not the least, for the Beermen is last year's number one draft pick and rookie of the year, the pride of Urdaneta Pangasinan. Standing 6'6", let's raise the roof for number 10, Danny Ildefonso. And heading the Beermen's bench is rookie coach Jong Yuchiko. Jojo Villa is assistant coach, while Alberto Villa Brille is team manager. Put your hands together for San Miguel Beer. Play, Siegel, Siegel for it, he goes up. Oh, oh my God, oh! Danny Siegel sending the game into overtime. San Miguel Beer Man, Danny Siegel. Pangalawang PBA conference pa lamang ni Danny sa kanyang rookie year. Ngunit parang veterano na ang kanyang mga kilos at diskarte. .29 points ang kanyang ginawa sa panalo ng San Miguel kontra sa Shell sa Game 5. Sa finals, he averages in double figures, 16 points with 7 rebounds. Danny Siegel is on his way to the top of the PBA's list of great players. And on this side, it's going to be Danny Siegel under pressure. Justin, just when you thought wala nang options, andun pa si Paras, pinitin pa sa ere from the side, and Danny Siegel knocking that one down. Oh, what a game for Dynamite Danny. Oh, one of the biggest shots that he may have hit in his career dito sa PBA. Watch it again. San Miguel Beerman Danny Siegel is our best player of the week. And welcome back, Philippines, sa Phil Sports Arena. Another jam-packed Coliseum today, itong ating venue for game number 6 at the finals ng PBA Commissioner's Cup. Tinawag na po ang koponan ng San Miguel Beer ng kapasimula ng larong ito. At ngayon, MCI 105.15 starting vibes. Siguro, nakikiusap ka eh. Baka naman, sabi mo, late na yun. Kaya kaya hindi ka pili. Hindi, nakaya na. Probably nga eh. Wala pa rin ibigay sa akin eh. Well, mga kaibigan, this is the game that everyone has been looking for, forward to. Of course, kung magka-game 7 tayo, siguradong puputok ang kulang, pati Araneta Coliseum, itagtag mo, hindi ka magkakasya ang tao na gusto pumasok dito. But this is game number 6. San Miguel trying to wrap things up. Ngayong araw na ito, ang Formula Shell trying to bring it to
ito ay knockout, sudden death, game number 7. Unang hawak na bola sa Beermen. Napansin natin sa mga goalie, ano, na the start is more important to Shell, ano, at times na mas maganda start ng Shell, mas malaki chance na nananalo sila. Itong San Miguel can come from behind, ano, pero sa Shell, kailangan mas maganda umpisa nila. Tama ka doon, Yeng. In fact, ang formula Shell in this series has outscored San Miguel Beer 17-15 every quarter. As you take a look at this first 2 points of Turk Mott, slow mo na yan, brought to you by Smart Goal. GSM sets you free. And a possible 3-point play to open up game 6. Turk Mott, who is the only one among the 5 balik imports in this conference na hindi pa nakakatikim ng isang corona sa PBA. Malapit na siya, baka sakali. Isang kamay nakahawak na sa trofeo. Tira ni John Best, sablay, rebound ni Turk Mott. Alam mo, marami nagsasabi na itong formula shell, matindi ang dibdib, talagang walang kabat, miski sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi sila umuurong. Kaya marami nagsasabi, aabot ng game 7. Pero kung ikaw ang San Miguel Beer at ikaw si Jong Owichiko Ying, ano ang sasabihin mo sa koponan mo para ikaw nga hindi mawala yung reputation ng shell na ganon? Alam mo, simple lang yan eh. Magko-concentrate ka on one game and one game alone. Ano? This is the time. This is the championship. Wala na ibang araw pa. Huwag ka na maghintay o huwag ka na umasa, no? Na tatagal pa itong series na ito. Because iba na kwento pagdating ng Sunday, no? Iba That's na right. talaga kwento. So, this is the best time actually for San Miguel, no? Meron silang isang chance na na-forgo nila yung third game nila. That could have been also it, no? Pero yes, ito, second chance at the championship para sa kanila. Oh my goodness. Sinapal ni Turk Mott, pero counted daw. According to the referee. At talking about the referees, ang ating mga tagapito ngayong araw na to, referees Ernie De Leon, Benji Chua, Efren Garferio. Ayos. Nakita natin talagang goaltending, ano, dun sa replay. Pababa na yung bola. San Miguel is on top by 3 after that last shot ni John Best. Danny Siegel, malakas. Rebound na naman ni Freddy Abuda. And he puts it back in. Well, this time it's San Miguel getting a good start. Naku, delikado yan. Masama yan. Masama yan. Oo. Masamang balita yan. Para sa Shell. Alam mo, kasarapan ng San Miguel itong si Freddy Abuda. Bagamat hindi siya sumiscore, although starter siya, ang average ito sa rebounding, halos 6 kada laro. Oo, maganda ng rebounding yan, ha? Benji Paras with a tip-in. Another offensive rebound by the Tower of Power. Something that they have not been able to do very effectively dito sa sharing ito, yung rebounding. At maganda naman ginagawa ng Shell dito. Is there more deliberate on their offense? So, hindi ka mukha sa San Miguel. Oo, gandang depensa ni Daniel Defonso. Forcing a jump ball. Laban sa mas maliit na Jerry Esplana. And you talk about Jerry Esplana, Yeng. Alam natin kung gaano kahalaga siya dun sa championship nila against Tanduay nung All-Filipino Conference. Pero dito sa second conference, parang hindi kasing galing ang kanyang performance compared dun sa una niyang championship series this year. Siguro masabi natin, ano, slightly below par, no, yung nilalaro ni Jerry Esplana. And we're looking for a really big game from Jerry could be tonight. And you talk about a big game. It's a big start for San Miguel Beer here in the first quarter. A 7-point lead after that shot by Danny Siegel. 4 players have scored para sa San Miguel Beer. Isa na lamang ang hindi gumagawa dito ng puntos. At yun ay si Daniel Defonso among the starters. Here's Best. There's a foul. No basket. And this one will go against Freddy Abuda. Nagiging agresibo dito si Best dahil alam niya siya talaga inaasahan in a situation where it's 9-2 and you need the points. Then John Best has to provide them, ano? Matatandaan natin, Commissioner at mga kaibigan, nung game number 5, umupo si John Best for 4 minutes at yung kanilang 59-53 lead biglang nabura at naging 68-61 yung score na yun bago muli nakahabol ang Shell. And pambihira talaga, ganun lamang ipinapakita kung gaano kahalaga si John Best sa koponan na ito. Masyado nga siya importante lalo na sa kanilang offensive options. Nung nawala siya sa loob, parang nawala ng offensive options yung Shell. Kumbaga, nawala ng tatay yung pamilya, no? Oo. In the meantime, nabitawa ni Siegel ang bola. And it'll go back to formula Shell. This is a 5-point lead for the Beermen looking for their 12th title. One short of the all-time record ng legendary Crispa Redmanizers. Inside, Jackson goes up. Sapal ni Daniel Defonso. Napansin natin, itong San Miguel is adopting the same style of defense. Ano? Ang nagdo-double team, si Turk Mott pa rin. Tapos si Daniel Defonso ang nagro-rotate sa loob.
Samantala, may 3-second violation laban kay Turk Mott as he was crowded by Chris Jackson. So dalawang magkakabit na turnover laban sa San Miguel Beer. Yan ang dapat nilang pakaingatan dahil itong San Miguel Beer, medyo mataas ang kanilang average pagdating sa turnovers. Yes. At alam mo, kasama nyo ulit, pagdating ng Game 6 ng Finals, halos wala ka nang maitago, no, doon sa magkabilang team. Wala ka nang maitago strategy-wise, no? Wala na sorpresa. Wala na. Ildefonso, kita mo naman ang depensa ni Benji Paras. Inilabas si Sigil na agaw ni Jerry Esplana. So that's 3 turnovers in a row. Yes, mabalik tayo. Sinasabi natin, there's really nothing new here, no, that both teams are doing. It will just depend on the consistency and determination of individual players. Tama yan. Puso na to. At saka, ika nga, pagnanasa. Samantala, tira sa labas. Sablay, rebound. Binigay kay Paras. Nabitawan ng bagya, pero napulot pa rin. 7.5 remaining sa first quarter. Best goes inside. Bumaybay ng baseline. What a move. John Best with his first or second bucket of the game. 4 na puntos para kay JB. Nakabalik naman kaagad yung shell at naidikit nila. 9-6 na ngayon. Medyo kontrolado na nila yung sarili nilang ofensa. Libre si Rosella. Malakas ang tira. Jackson gets the rebound. He has been a stonewall on defense, averaging 7 boards in this series. Libre si Paras kanina. Hindi nabigyan. At ngayon may illegal defense na tatawagin laban sa San Miguel Beer. Nagkaroon ng mismatch doon. Turk Mott taking on Jerry Esplana. And lumutang ng konti, no, yung depensa ng San Miguel. Kaya natawagan sila ng illegal defense. Yan ang isang area na laging pinakikinabangan nitong Formula Shell, yung illegal defense. Marami nga silang nakuha ang illegal defense dito sa series na ito. Sa Caterpa. Pati yung Santa Lucia series, yun ang kanilang ginamit. Ang daming free throw doon. Yes. Samantala, tinapik ang bola pero mananatili daw ang possession sa panic ng Formula Shell. 12 seconds on the shot clock. 6:36 sa ating first quarter. What a crowd. Oh, wala tayong makitang bakante rito sa loob ng Field Sports Arena. Oh. Here's JB. Laban kay Freddy. Best familiar shot off the glass. Wala. Rebound, tinapik nila sila, napunta kay Turk Mott. Medyo nang gigigil na rin si John Best, no? Trying to take on the offense by himself. Mas maganda siguro rito, i-involve niya muna yung kanyang mga local teammates. Yung nga masamang sinyalis kapag si John Best umi-score ng napakarami, parang nawawala sa flow yung kanyang mga local na kakampi, no? Uli, hindi lang naman para sa Shell yan, no? Ganun din nangyayari. Turk Mott, when he gets on his offense, hindi rin na i-involve masyado yung mga locals nila. Whoa! Sila ba yan ni Turk Mott? And that's a hard foul given up by Mott. Nabitawan niya si Ine, si Benji sa gitna, eh, no? Hinabol na lamang niya. And Turk Mott will pick up his first personal foul. Benji Paras and Formula Shell trying to come back. Dito sa first quarter, they're down by 3. Jay Mendoza, by the way, is in the game. Pinaltan niya si Chris Jackson and there's a first early foul. Laban kay Jay Mendoza. Ito na, mukhang ano tong laban ng to. Itong matchup na to. Mukhang madugo itong matchup na to. Huwag naman literal. hindi literal. Ano yun? Figurative. Oh, yan. Ayan na. Basta nandiyan si Jay Mendoza, laging masaya ang laro. Inikot nila, libre si Rosella. Dalawa na ang ginagawa niya dyan. Ngayon pangatlo na. That has been his favorite angle. 8 points in the game. And that's the first field goal of the quarter. Abante San Miguel ng dalawa. 17-15. 6:55 remaining dito sa second quarter. Libre si Mendoza sa ilalim. He puts it up. High looping shot. Wala, airball din yun. Airball? Oo. Sa bagay, kung may iiwan ka para dumobol team, kung ikaw ang San Miguel, ang talagang choice mo, iwanan si Jay Mendoza. Oo. At ito si Turk Mott, medyo nagiging komiko na rin. Pinapakita niya kung paano siya tinutulak ni Jay Mendoza dun sa magkakataon na yan. Mendoza picking up his second foul. Medyo in-exaggerate niya na para makakita na husto. And si referee Ernie De Leon is right there. Dwight Lago sitting down. Back in the game is Daniel Defonso. Outside shot. Dynamite, Danny Siegel.
PLD, the long distance shot. Una yan ang ating laro. 5 points in the game for Siegel. Isa pa rin factor, naging crucial dito sa series nito, 3-point shooting. No, ngayon, meron, pinakita na sa atin ng San Miguel. Eh yun, pumasok ngayon kay Danny Siegel. Totoo yan, Yeng. Although, alam mo, formula siya, as a higher percentage pagdating sa 3-point shooting. Yes. Uy! Pinasa ni Third Mott, Kim Marsan. Palaban yun, ha? Mali. Oh, magkamukha sila ni Mustre ng konti. Pero iba uniforme. Pero iba uniforme niya. Yeah, kasi, ang bilis ng takbo ni Marsan, akala niya pumapass break para sa team niya. And a shooter's bounce for the Conqueror, Victor Pablo. Saving the day, 6 points. First field goal ng Shell coming at the 5:52 mark. Ganong katagal na nawalan ng puntos ang Formula Shell. Yes, interior defense is okay, but yung sinasabi natin kanina, they're still getting good looks, you know, around the perimeter for both teams. At yun na lamang ang sumasagip dito sa larong ito. Tira na naman sa labas. In and out, Pablo controls. Pagka ganitong perimeter shooting or outside shooting ang nagdedetermine ng takbo ng laro, ang challenge talaga is on the rotation. Ano? Kailangan pagka-double team mo, mabilis ka mag-recover sa rotation. Totoo yan. Ngayon, si Turk Mott na kumukuha kay John Best. Mott has 2 personal fouls. 3-point shot para kay Pablo. Wala. At saka mo, wala masyadong fast break attempts dito, Yeng, ha? Yes, at both teams preferring to play deliberately. Open na naman yan. Wala rin. Malakas. Siegel, favorite angle. And he gets the basket. That's about where he made that shot to send game number 3 into overtime. Danny Siegel with 7 points in the game. Para sa Shell, 5 puntos na lamang ng San Miguel. Ang kailangan dito, parati kang nakadikit. Ano? Parati kang nakadikit pag mag-break yung iyong moral dito. At yan ang parang game plan ng Formula Shell. Alam nila yung bench na San Miguel, mas malalim. Yes. Pero if they can keep it close, they can probably steal one. Shot clock winding down. Mauubusan na naman ang oras ang Formula Shell. Well, the defense is playing its role into the second quarter. San Miguel holding Shell to just 1 field goal here in the second period. And hit the spin, parang bread and butter. Ito si Dynamite Danny. Yan, dyan sa may right side dyan. Whoa! Oh, one-handed shot yun para kay Turk Mott. Oh. Making basketball look so easy. Alam mo, malaki naman yung kanyang mga palad. Kanyang palad. So kaya kanya i-control yung bola kahit isang kamay lang. Ayan yung perimeter shooting natin. San Miguel, 8-for-26. Formula Shell, 3-for-17. Aray. So parehong parehong mababa ang shooting percentages. May foul na itinawag sa pagsaksak. Ito ulit yung tira ni Turk Mott. Parang napakadali, oh. Isang kamay lang. Sa aking mga palad, isang palad ka lang. That slow-mo brought to you by Smart Goal GSM sets you free. Nakaka-fake yun, eh. Kasi hindi alam nung kumagwardya sa'yo na titira ka na pala dahil inaasahan niya dalawang kamay gagamitin mo. Kaya hindi nakahabol si Jay Mendoza. Totoo yan. Kita mo ang depensa ng San Miguel. Swarming, triple team. And a bad pass by Victor Pablo. Pick and roll play sana, pero na-anticipate ng San Miguel. Yes. Mas maganda sana kung umigtad pa roon si Benji para sa mas nalayo siya. Ildefonso, nabangga. Tumira ng PLDT long distance, pero wala. Rebound ni Jackson. Siya na rin ang nagbaba. And makita mo, meron silang mabilis na baba, pero pagdating doon, pu-pull out din nila, magse-set up din sila ng kanilang half-court game. Parang baliwala, eh. Oo. Uy, Lana, nasa loob, at pumasok ang kanyang tira. Jerry Esplana na with a total of, well, his first 2 points pala. Ba, hindi pa pala gumagawa ito. Hindi pa, kaya nga inaasahan natin, one really big game from Jerry Esplana na hindi pa nangyayari sa ngayon. Jerry Esplana's average about 9 points in this series. In the meantime, Velasco's given the shot. Nick Velasco getting his first 2 points of the game, playing only in his second game bilang isang San Miguel Beer player. Eh, mukhang komportable siya dito sa team na to, sa sistema ng San Miguel. Yung role niya talagang tailor fit sa kanya dito sa team na to. Maraming ang nagsasabi. As you see this last foul ni Benji Paras, the second foul. We'll talk about that one maya-maya. San Miguel still leading this second quarter by 7 points.
Jollibee gives you big savings with Jollibee's bestsellers. 20% off. That's 20% savings on one-piece Chicken Joy and Spaghetti Value Meal and regular Yum with cheese and regular fries value meal. This is only until September 26, so magpadali po kayo yung ating Jollibee bestsellers 20% off. Atake ang San Miguel ngayon with 2:13 remaining sa second quarter. Abante sila ng 7 puntos sa kasalukuyan. Libre si Siegel sa labas. Yes, sir! The LED long distance shot number 2 for Dynamite Danny Siegel. And again, Yeng, he is again exploding in this game. Yes, at pumapasok na naman yung kahalagahan ng mga 3-point shots dito sa larong ito. Nakalamang na po ng double digit. 10 na lamang na San Miguel dito. Oh, hirap na hirap si John Biski Abuda. Oo, tama ka ron. Uy, nasapan sa likod ni Ildefonso si Benji Paras. Kasi tumatawa sa kanya doon si Rosella na lamang. Tama. At ito yung kinukosyo natin against Shell kanina. No? Pag lumayo itong San Miguel dito, naku, maagang matatapos. Kaya masyadong tataas ang moral nila dahil alam nila konting tiis na lang yan. Kaya kailangan parati silang nakadikit dito. Mott, umangat. Naku, Perkin Mott. Siyam na puntos na po si Turk Mott. 12 na ang abante ng San Miguel Beer with a minute and 15 remaining sa second quarter. Medyo momentum going for San Miguel. Actually, I expected a timeout from Perry Ronquillo after that shot. Pero tatimingan din niya siguro. Ayan naman, nasapal na naman. Double team ni Lasella. And they're on the attack. Hinanap na naman si Turk Mott. Naagaw ni Benji Paras yung bola. Bumalik kay Turk Mott. Nagre-reklamo pa siya. Tama, sinuwerte siya ron dahil nakatalikod siya. Ayun, may foul na ron. Talagang pinilit niya yun para makuha yung foul ni Benji Paras, and that will be number 2 now on the Tower of Power. Or number 3 rather. Number 3, naunahan pa niya sa fouls itong si Turk Mott ngayon. Ito yung kanina, Yeng, Danny Siegel, who's been up and down ang kanyang scoring in the series, exploding here in the second quarter with his second PLDT long distance shot. He has scored 8 points in the quarter. Of yes. course, sumunod naman yung kanyang partner, si Turk Mott. Ayan pa, nasa foul line si Turk Mott, makes his first. And we were talking about consistency, no, of the leading scorers. Naka 29 points itong si Danny Siegel, game 5. Tama yun. Eh ito, on his way to another good scoring night with 8 points this early. Kung rerepasuhan natin ang production ni Siegel, he had 13 in game 1, 6 points lamang nung game 2. Tapos umakat ulit sa game 3, he had 28. And then nung game 4, bumaba na naman, 7 puntos. And in game 5, he had 29. So, kung titignan mo yung pattern na yun, dapat ngayong araw na to mababa. Dapat mababa. Pero sabi nga natin, magkasabay ng dalawang sunod na yan. Nako, magandang pangitain para sa San Miguel. Magandang gabi sa inyo lahat. Kasama ko ang inyong kabalin, si Yeng Giao. Ako po si Noli Yala. At ito po ang crowd sa loob ng Phil Sports Arena. Hindi na talaga magkamayaw tayo dito. At talagang walang maupuan na ibang sila pa. Walang bakante. Sa dami ng tao at meron pa sa labas na gusto sumiksik. Ito, ginaganahan na talaga rito yung San Miguel. Eh. Mabuti na lang. Ano? That's a momentum breaker from John Best. Patuguan yung tira ni John Best. But he gets the basket anyway. And the lead is down to 12. Rosella looking up at the game clock. It reads 19 seconds. Masyadong delikado para sa Shell, ano, ang mabigyan nila ng malaking lead itong San Miguel. Actually, sabi mo kanina, nag-worry o maaaring delikado na para sa Shell talaga. I think it's more than that, ano, dito sa laban na ito pagka na-maintain sa ganito ang lead. Tama yan. Alam naman natin na ang isang puso ng kampiyon, pag medyo binigyan mo ng pagkakataon yan, eh talagang kukunin niya yan. But of course, hindi pwedeng tawaran ang puso ng Formula Shell. Lalong-lalo na sa likod ni Perry Ronquillo, who has shown perhaps the biggest champion's heart that this league has ever seen. Esplana with a game clock winding on. Tumira pa si Victor Pablo. But that'll do it. Only 6 points. Only 6 points para sa, no, 7 points para sa Formula Shell no second quarter. And San Miguel Beer showing their defense, showing their offense. They lead by 12. Pagkatapos po ng ating first half. Well, dyan lang po kayo. Hey guys, what's up, gotta man? Help me with Kyla. Got it, try this. I hate designer outfits. Wow. You're hopeless, get out of here. Give me that. SMB?
palitin? Palitan mo ng lahat. Huwag lang to. Abante ang San Miguel as we begin this third quarter ng 12 puntos. At sila ngayon ang may tangan ng bola. Perkin Mo takes the first attempt of the Beerman and he gets the first basket of the quarter. Ah, developed ni Turk Mott yung tirang yun. Ah, hindi na siya kailangan dumribble pa loob para sa kanyang inside shot. Oo. Alam mo yung dalawang kumpanan niya yung napuna ko lang ha. Hindi masyado sila nagtagal sa kanilang locker room no, sa dugout. Talagang parang pinabalik sila kagad, nag-warm up sila kagad, nag-shooting-shooting. At parang kukunti lamang ang pinag-usapan. Palagay ko, alam mo, game 6 na ito. No? Whatever they want to talk about or they have to talk about, alam na nila, nakaukit na yan sa kanilang mga isip. Eh. Kaya motivation na lang actually ginagawa ng mga coaches dito. Parang kaya mo ito, kaya mo makabalik. Ganun yes, na lamang. Ganyan, eh, no? Ganyan na lang. Well, in the meantime, Daniel DeFonso getting a basket from the outside. Kanina si Benji Paras hit one. Kung ating kututusin dito, Yeng, apat lamang ang gumagawa ng puntos sa siya. Actually, tatlo lamang si Splana, dalawang puntos kanina. Pero the rest, hindi gumagawa dito. Si Jackson has not scored in this game. Of course, there's no production coming from the bench again mula sa formula shell. Alam mo, yan ang nagiging problema sa series na to. Eh. Pagka hindi bumalansa yung scoring mo, tapos yung kalaban mo, eh, kamukha nito, no? Nag-convert na sila sa outside shot, Turk Mott. Hindi masyadong nahihirapan dahil meron na rin siyang perimeter, no? Hindi na siya gaano na do-double team dahil pag dinouble team siya, nagro-rotate sila ng bola. So mas madali talaga pumuntos para dito sa San Miguel. And that's what's happening right now. Mas scattered the production nila. Samantala, another illegal defense here. Back-to-back calls. Turk Mott again. So another opportunity. So dalawang puntos ito na makukuha ng Shell in this possession na hindi sila gumagalaw. Yes. At naalala ko nung isang laro, no? Namatay sila rito, yung San Miguel, sa marasyado nilang maraming ibinigay na illegal defense, lalo nung crucial minutes ng ball game na yon. I think that was game 4. Oh. Well, si John Best, sinasamantala ang pagkakataon. At nakuha niya yung dalawang technical free throw. Now the lead is down to 12, 37 to 25. A minute and a half gone by in the third quarter. Happy to have you with us, Philippines. Game number 6. Benji Paras, ang nasa harapan niya, mas maliit. Pinalobo yung tira. And Paras with 4 points in the quarter. And Formula Shell coming out strong here in the third. And alam mo, itong Formula Shell, delikadong ano eh, binibigyan ito ng momentum dahil talagang pinapakinabangan ito ng gusto-gusto. At obligado sila dito, no? They must make some headway in this quarter. Kung hindi, nako, tapos na itong series natin. Mott, umangat. May foul, tatalbog, talbog, pumasok. And that will count. Dirk Mott, who was voted as the best import of this conference, showing well, why he is so valuable dito sa San Miguel Beer team na ito. Hindi lamang sa rebounding. He can also open up the defense with those kinds of shots. At yung slow-mo na yan, brought to you by Smart Goal, GSM, sets you free. Alam mo, pagka hindi mo kilala to si Turk, parang nang-aasar eh. Diba? Oh. Parang aasarin ka doon sa mga look niya sa mukha niya. Eh, no? Talaga, tsaka hindi ka lang maaasar, matatakot eh. Esplana, nakalibre. Yes, and Mr. Cool trying to generate a little more offense para sa Formula Shell. Especially sa backcourt. Yeng, itong backcourt ng Formula Shell outscored din dito sa sharing ito. Alam natin si Boy Bits Victoria has been playing well off the bench. Rasela together with Danny Siegel also playing very, very well. At si Siegel, binomba sa ere. Isa pang in-expect din natin yan na hindi nangyayari ngayon. You know, games from the guards or from the outside shooters na hindi nagmamaterialize ang outside shooting ng Shell dito. Oh, ilan naman. Ang hirap naman nun. Wow, magic shot. Miracle shot. Well, ang hihingi pa ng foul doon si Turk Mott. Ando si Turk Mott na naman sa depensa. Nasa labas si John Best. He goes baseline and there's Freddy Abuda. Perennial member ng ating all-defensive team, Freddy Abuda, may not be scoring but he's always there pagdating sa play. Yes, at dito pinapatotohanan na naman, ano, offense will win you some games, no, but defense will win you the championship. Yun. And pagka ganito, dinidepensa ng San Miguel, mukhang palapit ng palapit sa championship ito. Maganda depensa nila rito, hirap na hirap ang Shell. Iba talaga yung Abuda pag dumidepensa kay John Best, eh, no? Uy, kumalag yung tira, halos pasok na yun, iniluwa pa. Yes.
12 pa rin po ang abante ng San Miguel Beer. 8-8 ang nalalabi sa ating third quarter. San Miguel only needs one more win to wrap things up here in the PBA Commissioner's Cup. Third month, short on that shot. Attack by Abuda. Naku, naku, delikado. Ay nangyari kay Turkmot. And he's wincing in pain. Whoa, what a development, ha? Namimilipit sa sakit. Hawak yung kanyang kaliwang tuhod. Naku, mukhang mukhang serious ito. Oh boy. This is a dire development kung meron mang seryosong kapansanan dun sa kanyang tuhod. Tingnan natin kung ano nangyari dito, Yeng. Yes. Umangat dito si Turkmot pagkatanggap eh. As he goes up, he goes down. Uy, he steps on the foot of Jerry Esplana at na-twist niya yung kanyang kaliwang binti eh. Ewan natin kung ankle yan o tuhod. Alam mo, mas grabe yan kung tuhod yan. Ano? So let's just siguro pray na yung ankle lang ang nasaktan dito. Pagka tuhod kasi, medyo grabe yung injury na yun. Well, we'll check on the condition of Turkmot maya-maya. Pero tumindig. Uy, tumindig. Si Turkmot, may timeout ng San Miguel Bay. Magbabalik po kami sa ilang sandali. Pasok mo na si Boy Beats Victoria. Opo si Ozen Rosella. Pambihira ang depensa ni Abuda dito. Kita mo, lagi nasa harapan lamang. Pero kita mo naman yan, pahirapan. But John Best showing why he is one of the toughest imports we've seen in the PBA. But if I were San Miguel, I'll give John Best that shot anytime. Ano? Mahirap yun at he won't make that shot. But this time, the third mot naman. Na-master niya na yung tirang yun. Oh, yung fall away. Oh. 23 puntos si third mot. Sabi niya, bago nagpasimula itong konferensyang ito, I will average 50 points and 20 rebounds. Well, he is far from those numbers, but he is showing that his leadership, his composure, and perhaps his strength is carrying this team dito sa sering ito. Napaka-totoo niyan. Dahil ito si Turkmot, pag pinaligiran mo ito ng mga players sa kamukha ni Danny Ildefonso, Danny Siegel, and Olsen Rosella, eh lalong lumalakas at lalong ginaganahan. Ginaganahan so, talaga. Sinasabi naman niya talaga na kailangan lang na mailagay siya sa tamang team. Kamaya, hindi kagaya ng, well, of course, pumasok ito dun sa Mobile Line. Nagpasimula ang kanyang career dito sa PBA sa Mobile Line. Na-trade siya this year dahil lang si Larry Robinson ng San Miguel Beer ang maglalaro naman sa Mobile Line pagdating po ng ating third conference. Siya nga pala, as we will take this opportunity na sabihin sa inyo na kung kanyo po ay may mga kaibigan kayo magmi-miss na itong coverage natin. Well, panoorin po nila ang ating exclusive day after telecast doon sa Recall at Net 25. Yung pong ating PBA games. A day after telecast. It's your second and only other chance to catch the excitement. Every Monday, Thursday, and Saturday, 8:30 ng gabi, yan po sa Net 25. UHF channel yata yan. Yes. Yung Net 25. Siguro, paalala na rin natin, ano, we're talking about magagandang laban. Meron pong napakagandang laban sa Friday. Yes! Yung title defense ng ating kababayan, si Manny Pacquiao. Eh, talagang panoorin niyo po yan dahil si Manny Pacquiao ipinangako na talagang gagawin niyang kanyang magagawa para mapanatili ang corona sa ating bansa. Yes, Friday po yun, September 17th. Slightly delayed, ano, sa vintage pa rin. Dito rin. Ang kalaban niya si Merjon 3K Battery na taga Thailand. In the meantime in this game, a minute and three, bad pass by John Best. Yun ang hindi mo pwedeng ma-afford pag ikaw nag-aabol ng 11, championship game pa. Alam mo, meron siyang option doon sa mas malapit sa kanya. Hindi ko alam, but Kireno scored pass pa niya. Uy, offensive foul laban kay Turk Mott. And that'll be number 3 on Mott. Well, that's a good break there for Shell. But kailangan lang yung good break na ganyan, ma-convert mo naman sa puntos. Tama no? Yan. So, importante rito, makapuntos ang Shell. Jun Marzan is back in the game. Alam natin si Jun Marzan, pagka kailangan ni Perry Ronquillo ng hustle, yan ang pinapasok niya. Sa blayan tira ni Marzan, rebound ni Freddy Abuda, beating John Best. Ganda ng defensa ng San Miguel, closing out the offensive options of Shell. Uy, libre si Ildefonso, hindi napasahan ni Lago. Oh, medyo nag-uubos si Lago ng oras eh. Back to the hands of Turkmot. Again, that shot. Different result. Rebound by JB. Pushes it down court. 11 ang abante ng San Miguel. That much time remaining in the quarter. Last shot time, maybe. John Best hemmed in. Forces one in, missing it. Rebound ni Freddy Abuda.
Well, he's the only option on offense. Ano, wala na silang ibang maisip na opensa except John Best. And San Miguel Beer continues to hang tough. Dito sa game number 6. Turkin Mott, 23 points, 12 in the quarter. And the Beermen on top by 11 with one quarter to play. We'll be back. Muli po, isang magandang gabi sa atin sa inyo lahat, mga kaibigan. Welcome back sa game number 6 dito sa PBA Commissioner's Cup Finals. Abantes at Miguel Quill ng 11-1, pero hindi na. Mike Castillo off the bench here. Bangs away from PLDT long distance to cut the lead down to 8 points to start the final quarter. Yan ang kailangan gawin ng Shell. Ano? Look for other offensive options other than John Best. That time, 3-point shot from Noy Castillo. Namimiss na nila sa offense. Si Vic Pablo, namimiss din nila si Benji para sa kanilang offense. Totoo yan. Si Vic Pablo has not scored here in the second half. Sablay ang tira ni Mott. Nakuha ni Lago. They foul. Intensity all over that play. Noy Castillo may foul, yes. Dito na pumapasok yung mga contributions ng bench. And we know that Dwight Lago has gotten some minutes and contributed to the cause of San Miguel. So for Nick Velasco. At nakikita natin si Ed Camacho, marketing manager. At yan naman po sila Mr. Frank Cruz, country manager ng Caltex Philippines. At si Mr. Rico Cavistani, general manager, retail. Hindi lang pala ano, executive sa San Miguel ang full force dito, pati yung Shell. Oh, maniwala ka. Ang daming, well, alam ko na nandito ngayon. Mga abogado namin, lahat nandito eh. O, ganun ba? Pinag-usapin ng abogado. Mukhang may kaso yata rito ah. Hindi naman. Kaso ito, larong ito. Ah, yun. Pinag-usapin yung mga abogado. Magandang gabi kay Atty. Amalia Gumapos at saka yung staff niya dyan sa RTC ng Manila. Pinangako ko yan eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa game number 6. Kaya ikaw ang kukunin ko, abogado, ito rin naman yung sa problema tayo. Esplana, wala. Nadepensahan siya doon. Siguro may instruction na rin kay Esplana. Medyo dinin mo na konti dahil hindi ko gumagawa ng puntos dito. Kailangan kita. Pero hindi siya kailangan magmadali. Oo. Oh. Parang nagmamadali na yung Shell dito sa pagkuha ng lead na ito. Victoria. Nakatay na naman. Wow. Ayan na naman. Nagpapasimula na rin si Boy Beach. Well, sinagot niya yung 3-point shot kanina ni Noy Castillo na hindi na naulit ng Cormi na Shell. So balikan lang ang salabing dalawa para sa San Miguel Beer. And there's a foul here called by referee Garferio. This one will go against Turk Mott again. No. Fourth foul of Turk Mott, and here was that last shot. Well, Boybits Victoria did this a lot in game number 5. Yan slow money, I'm brought to you by Smart Pro GSM, sets you free, and now he's doing it again, Commissioner. Eh, maganda kay Boybits Victoria. Hindi nawawala ng kumpiyansa sa labas siya. Ano? Basta open siya. Kanina nakita natin, nagmimintis siya. Totoo yan. Pero bigyan mo ng same shot anytime, ano, his confidence is always going to be there. He did not score for the first 3 quarters. Yun ang kanyang unang field goal in this quarter. And we take a look at Vice Governor Joel Reyes ng Palawan. Kasama siya kanina ni Governor Socrates. Welcome po sa inyo lahat. Illegal defense na naman. Talagang suking-suki ito si Tugmot. Kasi gusto niyang makatulong. Eh. Gusto niyang makasag sa loob kaagad. So nagtitipid siya ng space. Pag nahuli ka naman ng referee, illegal defense ka. Tama yan. Well, sige pare. Babatiin ko na rin yung father-in-law ko. Birthday ng father-in-law ko sa Biyernes. No? So, happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Tony Tablante. Uy, mga big boss naman ng San Miguel. Mr. Henry Cuanco, of course. Laging nandito yan, sinusuportahan ang koponan ng San Miguel Beer. Well, this game is far from over. 10 minutes remaining. In this final quarter, game number 6, San Miguel needs only one more win. But Tommy Lachelle has always shown its recuperating powers. If there's any time to show it, it's just about the right time now. Lead is down to 9. Wala sa loob si Benji Paras, ha? So ito si Chris Jackson is taking some of the offense. Wow! Unbelievable. Sabi, Nick Velasco naman ngayon. Kanina si Dwight Lago. Nice stroke. Ang ganda ng kanyang follow through dun. Oo. Nick Velasco with 4 points. Ito na kanyang production back in game number 5. So again, the bench coming out here. Oh, inahuli! Si John Best ni Danny Siegel, and there's gonna be a loose ball foul here.
if this is on John Best. Oh boy. Yes, it is on John Best. Pangapat na rin ni John Best yan. So pareho na sila ni Dirk Mott ngayon. Yun ang mga useless, partner. Tama ka nun. So na-frustrate lang siya dun sa situation na yun. Kaya siya pumaul at medyo kailangan may mangyari na rito. Ano mong problema na tuloy si Coach Perry Ronquillo? Ang layo na natingin ni Perry Ronquillo. Napaka malalim. Obviously, he's now beginning to feel the pressure. Outside shot, supply. Cormie Nacelle on the attack. Labing isa ang kanilang inahabol. Papasok po tayo sa 10 na minuto sa final quarter. Pablo is open. PLDT ball. This is shot. Yes. And Victor Pablo cuts down the lead with 8 points. Well, that's a good gamble there by Vic Pablo. Hindi naman talaga siya known as a 3-point shooter. Pero binigay sa kanya yung opening. Might as well take it. That's what you need at this point. Victor Pablo was average for a move. Ano yung tira na naman? Ito, Mott naman. Ang minaster na tira dun sa side. Ayan, pump-top na pump-top pa rin si Turk Mott. Sinasagot na naman na San Miguel yung lahat na ibinibigay ng formula shell. Medyo nakakaamoy na sila rito eh. Oo. Oh, parang tigre pag nakaamoy ng dugo. Eh, tuloy-tuloy na yan. Lalong tumatapang. Turk Mott with his usual pistols out in the game. And look at that. Oh, yes, sir. Binalik naman yan. Oh, binalik naman. May lisensya kaya yun? Nampupong amante ng San Miguel. John Best is hemmed in. And there's a foul. Laban kay Dynamite, Danny Siegel. That'll send JB to the free throw line. Second foul is Siegel. With 8 and 25 remaining in the final quarter of game number 6. Benji Paras still on the bench. No? Alam natin na medyo foul trouble siya. Pero ang tanong dito is, i-risk mo na ba si Benji Paras pag ganito sitwasyon na? No? Ikaw, Yeg. Ikaw ang tatanayin ko to. Dahil ikaw ang coach. Ako, i-risk mo. Siyempre. Ito na yung ano eh. Wala nang bukas kung matatalo kayo ngayon. Tama. First free throw converted. Patuloy sa ating mga bituin dito, Congressman Henry Lanot ng Lone District ng Pasig. Welcome sa inyong bayan ng superstars. Actually, tayong hino-host ni Congressman Lanot dito sa venue na to. And what a crowd we have here today. No place like home, no place like the PBA. 63-55 si Congressman Herrera ng 6th District ng Cebu, Efren Herrera. Welcome din. Talagang daming VIPs dito. Kailan, ikaw naman, kailan ka magiging congressman? Wag. Mahirap na ano yan. Mahirap na trabaho yan. Eto, si Danny Siegel. Parang tumigil yata ang negosyo sa labas ngayon. Ano naman sa PBA lang. Tingin na si Kirk Watts of Life. At kapitawan ni Lago yung rebound. Mananatili ang bola sa panig ng Formula Shell. Well, they're coming back here. Cormie Nacelle is trying to come back with less than 8 minutes remaining in the final quarter. 63-55. 8 puntos po ang abante. Libre na naman si Victor Pablo sa play. Offensive rebound nakuha. Ibinalik ni Pablo. Sumaksak sa loob. Pinangga si Mott. And that will remain with Cormie Nacelle. Kiniswerte pa sila. Dahil hindi nakukuha ng San Miguel. At ngayon, si Benji Paras ay babalik sa laro. And of course, ang ating suki sa PBA, Ambassador Tony Villamor. Kaibigan-kaibigan niya ng Vintage Family. Itong minuto, 13 saglit. Yung itong lamang na to, 8 puntos, hindi pa to sigurado. Ah, hindi pa, no? Medyo delikado pa yan para sa San Miguel. Si Rene Concordia. Rene Concordia. Talaga namang ang daming tao dito. Kulang na lang dito yung mga kaibigan ni partner na Willie Marcial. Oh, offensive foul dito. Laban kay John Best. Naku! Oh, lima na. Aray. Naku naman. Sus. Aray kupo. 7:05 remaining and he has 5 fouls and he is shaking his head. Oh, napapailing na lang siya dahil nung last game, inabutan siya ng 5 fouls. Natalo sila ron. Oh, hindi na siya pwedeng i-pull out ni Coach Perry Ronquillo dito. No? Kailangan sugal na talaga ito. Tuloy-tuloy na ito. Eh si Benji Paras, sinusugal na rin dito. Yes. Alam naman natin si Paras, meron ding tatlong personal fouls. Oh. Mott, yun na naman yung same angle. Wala. Rebound ni John Best. Gives it to Esplana. They're still down by just 8. Oh, nasa si Esplana. And in the last, Castillo pulls the trigger. Wala. Rebound ni Daniel Duhanzo.
That could have been a big shot. Yes, that was a good setup by Jerry Esplana. Sayang lang, malaking puntos yun na nawala para dito sa Shell. Dinoy Castillo has struggled. Only 35% from three-point range. We know he can shoot much better than that in the championship series. Rasela, he will take a field. He did long distance. Wala. Rebound is John Best again. Makikita mo rito yung determination of San Miguel defense. They're always there stopping the fast break and transition game of Shell. Tama yan. Mabilis ang baba nila pagdating sa fast break eh. At ngayon sa pagsaksak ni John Best, si Freddy Abutay, tatawagan ng kanyang ikatlong foul. That'll send JB to the free throw line. Well, partner, meron lang akong babanggitin dito. Merong fundraising exhibition game between Tanduay and San Miguel Pier. Nagaganapin sa Goodyear Gym sa Las Piñas sa September 25 po, alas 4 ng hapon. Ito po ay fundraising exhibition game. Tawagan niyo po si Janet Altamirano sa numero 805-5008 for more information. May mga import na siguro dyan, ano? Yung mga bago. Sa third conference, oo, yes. Makikita niyo yung mga bagong import dyan. Of course, ang... Pupunan ng mga marami ng import na magdatingan dito. Halos lahat yata nandiyan na eh. Oh. Less than a quarter, half a quarter remaining here. Tira ni Mott. Short. Rebound ni Vic Pablo. Oh, inaabangan na yung tira niyang yun eh. So kailangan mag-iba naman siya. Either pass off or drive to the basket. This lead is just 6. And another foul. Nasa penalty ng San Miguel. And now Shell is coming back via the free throw line. Ito ang balik ng Shell na to with the illegal defenses of San Miguel. Marami silang binigay na puntos doon sa foul line. At meron pang mga foul shots na binibigay pa rin. Pinag-usapan natin ang odds, Ying, nung nagpasimula tayo ng ating coverage. Let's talk more about odds since 1991. 5 of the 8 teams which won Game 5 after a 2-all series went on to win the championship. But only 3 in the last 6 na nag-a-out. So medyo bumababa yung percentage na yun. Pero marami pa rin ang nakakapanalo ng kampinato pag ito nanalo ng game number 5. That's a... Alam mo, malaking bagay na yun eh. Makaangat ka lang ng few percentage points above 50%. Oo. Oh. So ibig sabihin, lamang ka na. Percentage-wise. Pero ito, ang Cuomo Nacional, they have not lost their last 7 do-or-die games. The last one being that do-or-die game against Santa Lucia back in game number 5 nung semifinals, and now they're coming back once again. Apat na lamang ang abante na San Miguel. This is game 6. Kinuha lang talaga sa tiyaga ng Shell ito with their defense. There's a foul. May foul na ron. Pero unti-unti ha. Nakita natin hindi biglang naging 4 yan. So tinaga talaga ng Shell ito in unti-unti nila. At saka yung defense nila umiiral na naman dito, Yeng. Ang problema na San Miguel sa akin palagay, ito si Mott, panayang birada na dun sa kanyang comfort zone na yun na wala na nangyayari sa kanya. Meron ng kasamang overconfidence si Mott. Baka akala niya tapos na itong laro ito. Totoo yan. They go back, two-man game on the left side. Mott, binalik niya Rasela. He takes the long shot. Nothing there. Rebound. Nakunis Plana. Here's Jerry. John Best. Lipis atras. He pulls the trigger. Nothing there. And it's tapped out by Freddy Abudai to remain with Cuomo Nacional. And the Zoom Masters are coming back in a big way. This is not yet over. This is game number 6 of the finals. Samang Noli, kailangan siguro congratulate na natin yung ating commissioner at yung commissioner staff, no, doon sa kanyang opisina. Napakagandang series ito at napakagandang conference ng commissioner's cup. Talaga naman. Eh, wala nang dadaig pa. Talaga naman buhay na buhay. Ang ating, ang inyong liga, ang PBA. Salamat sa inyong lahat. 63-59. San Miguel. Medyo nagiging defensive ang game ng San Miguel ngayon, ha, Yeng? Parang ayaw nilang ano eh. Biglang nagkaalangan sila eh. Binabayo. Pero okay pa rin naman yan. Those two guys are friends. Oh, yeah. Eh, pagkalamanan talaga, wala mo lang ano, wala mo na kaibigan-kaibigan. Jerry Esplana. Yun, sinakayan si Olsen Rosella. Si Esplana, of course, a product of Sampeda. Si Esplana, rather si Rosella naman, produkto ng Ateneo. Oo. Tatlo at tatlong minuto, 54 na segundo po na lalabi sa final quarter. San Miguel is still
holding on to the lead. They need one more win. Siegel, in and out. Oh, the Nabitawan niya yung bola. Kapulig, gusto niya ibalik for a follow-up. Oh. And pwede mo na lang i-rebound. Ibalik sa labas ang bola ulit. Ito na yung ano, yung composure, yung poise. Tama. Championship experience will count in this situation. Pablo gives it to Paras. He takes the three-point shot. Nothing there. Rebound in check mark. 3:19 remaining. What a game. What a series. And it's all here sa Bayan ng Superstars. Ano kaya kasamang Noli? Magtapos kaya ngayon ito. Magkikita pa uli tayo ng Sunday. Hey, is it the ball so? Sila pa yun ni Paras. Ano sa ola? And now, San Miguel is on top by 6 with 3 minutes remaining. You're watching the PBA Finals on BTV. Diyan lang po kayo.